for some of you guys is nakaka-recover na unti-unti yung iba sa inyo para nagkaroon na ng acceptance, nagkaroon na ng forgiveness. Guys, pero hindi ko nararamdaman na naghiwalay kayo nitong person na to because nandun pa rin yung pagmamahal dun sa person. Meron kasing ibang tao, guys, and okay lang yun kahit ano yung maging choice nyo, mga kapiksi. Or preference nyo, relationship nyo naman yan, and kayo naman talaga yung nakakaalam yan. Merong ibang tao na even if nag-cheat yung person nila, may third party, ganyan, pinaglalaban nila. They are... Hello guys, hello Cancer, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is Full Moon Kapalaran, para ngayong April to May para sa Cancer, Sun, Moon, Rising, Sun, and Venus. Shuffle ko yung cards guys, hanapin ko yung energy ng Moon at saka yung energy ng Cancer. So ito yung Moon energy, mga ka-Pixie, ngayon naman hanapin natin yung energy ng Cancer. Ito guys. So, Cancer, kayo in-represent ng King of Cups sa ating spread. Ito yung combination ng positive and negative energy. General reading lang, guys. Pwede mag-resonate, pwedeng hindi. Yung full moon ngayong April, guys, ay sa April 23. Tapos, yung next full moon naman ay sa May 23, mga kapiksi. So, ang reading na to ay para sa period na yan, guys. And ang pangalan ng ating full moon, guys, ay... Pink Moon, mga kapiksi. So, Cancer kayo in represent ng King of Cups. Meron tayong presence dito ng fire sign, Aries, Leo, Sagittarius for some of you, guys. Meron kayong fire element sa inyong natal chart for some of you. You may be dealing with the fire sign, mga kapiksi. So, ito, guys, this is more on relationship energy, although for some, merong konting energy about money, pero negative din, guys. Negative and positive. So, sa relationship, mga kapiksi, you may be dealing with a karmic relationship na with your person, and medyo matindi yung pinagdadaanan ng iba sa inyo, pero nakita din natin dito yung parang forgiveness, kasi parang naghihilom na yung mga sugat nyo. You have a lot of emotional pain dito sa relationship na to, and parang yung iba sa inyo, na-trap kayo dun sa emotional pain na ito. This is because of a third party issue, mga kapiksi, sa relationship. So, comment down below, guys, if feeling nyo naka-resonate kayo kung nagdi-deal ba kayo sa isang third party na situationship sa inyong relationship. And for some of you, sabi ko nga, guys, medyo matagal na itong sitwasyon na to. Medyo matagal kayong na-trap dito sa relationship na to or sa sitwasyon na to, and hindi mawala-wala yung inyong emotional pain. But nakikita rin natin dito na for some of you guys is nakaka-recover na unti-unti yung iba sa inyo para nagkaroon na ng acceptance, nagkaroon na ng forgiveness. Guys, pero hindi ko nararamdaman na naghiwalay kayo nitong person na to because nandun pa rin yung pagmamahal dun sa person. Meron kasing ibang tao, guys, and okay lang yun kahit ano yung maging choice nyo, mga kapiksi. Or preference nyo, relationship nyo naman yan, and kayo naman talaga yung nakakaalam yan. Merong ibang tao na even if nag-cheat yung person nila, may third party, ganyan, pinaglalaban nila. They are willing to stay for the sake of the relationship, or dahil mahal lang talaga nila yung person. Pero yung iba naman na ayaw nila na may ganun. Para sa kanila, once a cheater, always a cheater, babay na. So, ganun. Pero in your case, at least for some, maybe not all, pero sa iba, parang binibigyan nyo pa ng second chance itong person na to. You're still holding on dun sa relationship. Especially water sign, Cancer, kasi masyadong mahaba talaga yung pasensya nyo, no? And parang i-stretch nyo pa. Parang may extension pa. Parang binibigay, kumbaga sa deadline, binibigyan nyo pa ng extension itong person nyo na magbago. And nakita natin na parang unti-unting nagkakaroon ng change of heart nga itong person mo. So parang, titingnan natin later kung may makikita pa tayo. Pero parang medyo lumalayo na rin itong person sa third party, mga kapiksi, okay? So, and dahil din yan sa parang, sabi ko nga, yung iba sa inyo para nagkaroon ng acceptance and forgiveness, and nag-gain na ulit kayo ng confidence because
you're working on your self-energy, self-concept, mga kapiksi. Okay, ganun talaga. Iba talaga yung nagagawa, guys, ng power ng self-concept pagka maganda yung pakiramdam mo and tingin mo sa sarili mo. You don't feel insecure, ganyan. You love and respect yourself. Talagang people around you will conform, mga kapiksi. Okay? And then for some of you guys naman, parang meron kang inaantay na bunga, no? Pagdating naman sa, parang meron kang inaantay. Yung iba naman sa inyo, guys, parang feeling ko naiinip, no? Naiinip kayo sa mga bunga ng mga pagsisikap nyo. So, huwag kayong mainip, guys, kasi dadating din yan, mga kapiksi. Alright? So, tingnan pa natin what else, guys. So, for some of you naman, guys, parang nagkakaroon kayo ng conflict na, ng competition. Ah, okay. So, ito, guys, parang nakita ko na, for some of you, parang, ito yung competition sa third party, no? Kagaya nga nung kanina, guys, parang sabi ko nga, di ba, yung iba sa inyo parang nagkaroon ng third party, pero parang hindi nyo hinayaan na matalo kayo, no? Kumbaga, even if matalo kayo, let's say, for example, if kahit napiliin ng person mo yung third party over you, hindi ka papayag na matalo ka sa sarili mo. Nagets mo ba? Parang hindi mo i-accept na talunan ka. Okay, sige, sa'yo na yan. Total loser naman yan. Parang mga ganun, no? Parang ganun na lang yung inaanam. Okay lang, sige, agawin mo na yung jowa ko. Total, hindi naman siya ganun ka-anuhan, di ba? Yung mga ganun. Kumbaga, parang pinapagaan mo yung sarili mo, yung pakiramdam mo na hindi naman ganun ka-catch, ka-big catch yung iyong jowa. Kaya kahit na, sige, paubaya ko na sa'yo. It's your loss. It's her loss, his loss, not mine, no? Parang ganun yung dating sa inyo, mga kapiksi. Kaya parang imbis na failure ka or loser ka, win-win pa rin yung pakiramdam nyo, guys. Okay? And then for some of you naman, guys, sa money, parang as usual, parang normal kung ano man yung pinagkakaabalahan mo ngayon, ganun pa rin yung magiging takbo ng iyong kapirahan sa mga darating na panahon, mga kapiksi. Nating walang masyadong extravagant na bonggang-bongga, but nakikita natin dito is more on stability. At saka parang habang may lakas pa kayo, habang kaya nyo pang mag-save, parang save-save lang kayo, mga kapiksi. Isa lang yung language ng money, sabi na, save me now and I will save you later, no? Parang pag nag-ipon kayo, pag sinave mo yung pera ngayon, ikaw ang isisave niya pagdating ng panahon, di ba? Especially pagdating sa mga emergencies. Yun yung ibig sabihin nun. Save me now and I'll save you later. Okay? Alright. So, yeah. Comment down below, mga kapiksi, if feeling nyo naka-resonate kayo dito sa reading na to. Sa positive, guys, no? I-mind-mind nyo yan. Mind stability, sa pera, ganyan. Kasi yun yung nakikita natin. And sa relationship naman, yung forgiveness, no? Mind forgiveness, mind healing, mind emotional healing yan. Para talagang mag-heal kayo. And if ever naka-resonate kayo, guys, meron tayong ho-open po, no? And self-love na subliminal dito sa channel natin. Mas magandang i-focus nyo yan, guys, para mag-heal yung mga sugat nyo and tuluyang gumaan yung pakiramdam nyo. Alright? So, bunot pa tayo dito, guys. Shuffle ko muna ito habang sinashuffle ko. Panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixietaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright.
So, sabay-sabay tayo guys, magpayaman ngayon 2024, mag-avail na kayo ng course. Sobrang ganda niyan mga kapiksi. And meron tayong promo ngayong April, magbibigay ako ng 200 pesos na discount sa lahat na mag-avail ng course guys, kaya mag-avail na kayo, sobrang ganda niyan. And meron din tayong email coaching, manifest your desires using the law of attraction. If meron kayo guys na mga specific na gusto niyong i-manifest, pwedeng love and relationship mga kapiksi, pwedeng money or career, pwede kayo magpa-book ng email coaching session with me. Mag-send lang kayo guys ng email sa pinoypixietaro@gmail.com. Grabe itong message sa inyo guys, believe in the impossible. Okay, even in the word possible, impossible guys, ibig sabihin niyan I am possible. So lahat posible talaga guys. Again, nandito na naman ako, i-remind ko na naman kayo, you can be, do and have anything that you want, everything that you want. Lahat guys, pwedeng-pwede, lahat posible. Mga kapiksi, as long as you can think about it. Pag naisip nyo siya, pag nakita nyo siya sa isip nyo, pwedeng-pwede siyang mapush out sa inyong physical reality. As long as i-focus nyo yung attention nyo doon, i-boost nyo yung energy nyo doon, mga kapiksi, believe guys, and you can definitely have it. So, wag na wag kayong susuko, mga kapiksi. Okay? Attuned to the moon. Wow! Attuned to the moon, guys. I'm lucky. Okay? Swerte ako. Comment nyan sa comment section, guys. I'm lucky. Swerte ako. Swerte ako. Swerte ako. Swerte ako. I'm lucky. I'm lucky. I'm lucky. Araw-araw ko yan sinasabi, mga kapiksi. No? So, sabihin nyo rin yan. Para talagang swertehin kayo, ma-attract nyo yung swerte sa buhay nyo. Okay? Additional meanings for this card. Miss this chance and it might not come back anytime soon. Baka may mga opportunity na naka-layout sa inyo. Guys, kung di kayo gagawa ng action ngayon, baka hindi na siya bumalik agad or baka hindi na siya, hindi nyo na ulit ma-experience yung opportunity na yon. So, grab it while it's hot, ika nga mga kapiksi. Pero, syempre guys, gamitan ng isip, no? Hindi lahat ng opportunity, talon lang tayo ng talon. Dapat ginagamitan din natin ng isip natin para hindi tayo may scam. So, iba na kasi yung panahon ngayon, guys, no? Yung mga panahon ngayon, ang dami ng sinasabitan ng scam. So, kala mo legit, di ba? Pero scam pala. So, mag-ingat din, guys. Okay? What happened may only happen once. Baka isang beses lang yan mangyari tapos wala na, mga kapiksi. Kaya, again, make sure na huwag kayong magpahuli, mga kapiksi. The person you're inquiring about is a rare find. So, kung meron kayong specific person in mind, bihira lang yan ganyang tao. So, yeah. If you can believe it, you can achieve it, mga kapiksi, no? Pero guys, even if you don't believe, pero consistent naman kayo, no? Let's say, for example, hindi kayo naniniwala ng yayaman kayo, di ba? Pero palagi kayo nakikinig ng subliminal, wala lang, gusto niya lang sumerte, gusto niya lang magkaroon ng pera, pero hindi kayo naniniwala. But you keep on listening, you will still see results, mga kapiksi, no? You will still see results. Pero kapag sinamahan nyo ng paniniwala, mas lalong pwedeng bumilis, no? Yun nga yung timeline, dun sa timeline kayo magkakatalo, mga kapiksi. Kasi the more you believe, the more you focus your energy and attention sa isang bagay, the more na mas pwede siyang bumilis sa in terms of evidence, no? In terms of seeing evidence sa inyong physical reality, mga kapiksi. Although, kahit hindi kayo naniniwala for now, di ba? Maraming dyan, guys, no? Mga nababasa natin sa comments na sa mga subliminals. Hindi sila naniniwala, pero nakinig sila and then what? Nakakita sila ng result. Okay? So, yun yung ibig ko sabihin. Even if you don't believe, pero you put in the work, guys, you will see results. Alright? And, yeah. So, yan yung inyong message for now. Cancer, comment down below if feeling nyo nakaresonate kayo dyan sa mga mensahe na yan. Ito guys, yung ating mga pampaswerte subliminals. Pakinggan nyo para talaga maging maswerte kayo. And ito naman yung ating success stories ng paano magmanifest ng abundance video course. Click here to subscribe guys and click here to join our membership program. Thank you for liking, sharing and subscribing and see you again next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.